Praise the Lord. As usual, nakaka-nervous pa. Sabi nga nila, ano ka ba naman, tagal-tagal mo nang tumatayo dyan eh. Tagal-tagal mo nang nagme-message. Kinakabahan ka pa rin. Eh, sa kinakabahan ako eh. Pero, sa akin, magandang sign yun eh. Kasi pag kinakabahan ako, ibig sabihin, na ang tiwala ko, binibigay ko sa Diyos. Kasi kung wala akong kaba, aba, eh, masyado na akong believe sa sarili ko, no? Pero hindi po ganun eh. Talagang, kahit po kayo, subukan yung tumayo dito, tapos magbigay ng message. Ewan ko lang, may narinig nga ako, sabi niya, baka himatayin na lang daw siya. Pero for some reason, ano, bakit kaya? Pero sigurado naman yung ating mga pastor, eh, mga sanay na sila. Alam nyo, habang pinapakinggan ko yung, ano, yung mga awitan, mula sa una hanggang doon sa message ng Panginoon, nung tayo ay sumasamba, sabi ko, parang related sa message na i-share ko sa inyo, yung mga awitin. Hindi naman alam ni na Sister Mafe kung ano ang topic ko, no? Pero for some reason talaga ay umuugma, no? Parang related sa yung mga awitin natin, yung mensahe ng Panginoon sa i-share ko sa inyo ngayong umaga. Pero wag niyong isipin na bago, ano? As in bago itong i-share ko sa inyo. Actually, parang ano lang to eh, parang review ng mga nakaraan nating mga messages. Kung meron po kayong Bible, makibukas po kayo sa akin sa Psalms 147:11. Yan po ang, hindi ko nating na, nakita na ninyo yung una yung topic ng aking ano message, di po ba? Fear and hope balanced. Pero ang verse natin, isa lang po ang babasahin natin. Pero hiniling ko po sa inyo na tumayo tayo kahit isa lamang po yung ating babasahin. Basahin natin sa English at sa Tagalog. Kung ano po, pwedeng makibasa na lamang po kayo doon sa, doon, ano ba tawag dyan? Okay, basahin po natin Psalms 147:11. The Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in mercy. Mga awit 147:11, ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na may mga natatakot sa Kanya, or rather, ang Panginoon ay naliligaya sa kanila na mga natatakot sa Kanya na nagsisiasa sa Kanyang kagandahang loob. Makakaupo na pa tayo. Ah, salamat sa Panginoon. Let's pray first. Pray po muna tayo. Pwede na pong umupo. Dakilang Diyos naming Ama, maraming salamat po sa iyo na binigyan mo kami ng pagkakataon na madinig ang iyong mga salita, maitanim nawa namin sa aming mga puso ay lahat ng itinuturo mo sa amin para maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, para maging kalaguan ng aming mga spiritual na buhay. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang mga sandali na magbubulay-bulay kami sa iyong salita. Sa iyo lamang ang papuri at kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, hindi na bago yung topic na i-share ko sa inyo. Na-topic na natin ito ilang beses na, no? Nalaman natin na mayroong mga uri ng takot. May dalawang uri ng takot. Yung fear. Yung una, yung fear na alam natin, ito yung takot na nagbibigay sa atin ng worry, ng anxiety, no? Ito yung takot na hindi tayo matulog,
to the point na naaapektuhan ang ating mga kalusugan, no? Yung iba nga sa tindi ng pag-aalala, sa tindi ng takot, parang gusto na nilang masiraan ang bait kasi hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Masarap bang natatakot? 'Di ba? Parang wala kang kapayapaan eh pagka may takot ka sa sa puso mo, 'di po ba? Hindi kayo mapapakali. Hindi kayo matatahimik pag takot ang umiiral sa ating puso. At kung natatandaan nyo ang naging mensahe noon, tandaan natin na yung huwag kang matakot, no? Ito yung uri ng takot na nararamdaman ng karaniwang tao. Lahat ng tao actually, kahit yung mayaman, sabihin natin kahit na yung mga yung maraming pera na parang wala nang iniintindi sa buhay, hindi na sila natatakot. Actually, may takot pa rin sila. Baka mas marami pa nga ang takot nila, di ba? Kasi marami silang pera, maaaring maraming mangyari sa kanila, makidnap, ganon, ma-hold up, malooban ang kanilang mga bahay dahil marami silang pera. So, kahit na yung tao sabihin natin na matapang, no? Meron pa rin silang takot na nararamdaman sa kanilang kalooban. So, lahat ng tao ay may taglay na takot sa kanilang mga sarili. Bata, matanda, mahirap, mayaman, nandun yun para bang kaakibat na ng mga tao yung takot. Minsan nga, kahit wala namang dapat katakutan, natatakot eh. No? Pero maliwanag ang itinuro sa atin about this. Utos nga eh, di ba? Sabi nung message, if I remember right, sabi dun sa message ni Brother JM, yung huwag kang matakot. Utos to eh. Inauutos. Do not fear. Bakit? For I am with you. Ang Diyos ang nagsasabi nun. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. No? And do not be anxious about anything. So, don't. Sa tung utos na kailangan sundin natin. Kasi inuutos eh. Kailangan sundin natin. Pero, oftentimes, hindi natin masunod. Nandun pa rin yung takot, no? Nandun pa rin yung kaba. Kahit na ba kaba lang yan eh, konti lang eh. Ako, excuse me. Pagtayo ko dito, kinakabahan ako. No? Natatakot ako for some reason. Pero hindi yung takot na parang naliligalig kang mabuti. Kasi isa lang yon sa uri ng takot eh. Yan normal, natural sa isang tao. Pero sa talatang binasa natin, ang sabing ganun, the Lord takes pleasure in those who fear Him. Maliwanag, ah? Who fear Him. So, kailangan pala meron tayong takot na tinataglay. Pero ito yung takot sa Diyos. Bakit? No? Kasi, pag natakot tayo sa Diyos, may kasunod yun eh. No? Hindi lamang siya nagtetake ng pleasure doon sa mga natatakot sa Kanya, pati doon sa umaasa sa Kanyang kahabagan. So, doon sa talatang binasa natin, doon sa binasa nating talata, meron dalawang mahalagang salita tayo na dapat tandaan. Takot, hope, a fear, at saka yung hope. So, under noon, number one, there must be a balanced fear and hope concerning our spiritual life. So, maliwanag naman yun, ano? Kailangan balanse.
pag sinabi nating balance, eh, hindi po pwedeng mababa yung isa, mataas yung isa. Kailangan pantay para maging balance. Okay? Kailangan meron tayong banal. Ito ang pinag-uusapan natin dito ay yung itong uri ng takot na binanggit doon sa talatang binasa natin. Kailangan mayroon tayong banal na takot at mapagpakumbabang kalooban, no? Mapagpakumbabang kagalakan sa ating Diyos. May takot, may kapakumbabaan na mention. Ngayon, let us find kung ano ba yung banal na pagkatakot. So, pwede naman pala tayong matakot eh. Hindi ito yung ipinagbabaw, or rather, inauutos na huwag tayong matakot. Ito yung inauutos naman sa atin na takot na taglayin natin. Banal na pagkatakot. Take note ha? Take note of the word banal, holy. Yung banal na pagkatakot, kung meron tayo nito, kinikilala natin yung mataas na kalagayan ng ating Diyos. Kaya nga, di ba, meron, yung mga, I told you, no, yung mga inawit natin kanina, parang related dito, no? Yung kinikilala natin, ang kataas-taas, ang kalagayan ng ating Diyos. Meron tayong awit na ano yung, I stand in awe of you, holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Kayo na lang kumanta noon, ha? Huwag na ako. Baka lumabas yung anak ko kahit magtuturo. Ayun, di ba? Yung ewan ko, ha? Pagka ba inaawit ninyo to, yung nararamdaman nyo sa inyong kalooban, yung kataas-taas ang kalagayan ng ating Diyos, kaya we stand in awe. No? Yung feel na feel ba natin yun? Kasi pagkilala natin ang kalagayan ng Diyos sa kanyang kinalalagyan doon sa kataas-taas ang lugar, mapifeel natin itong holy fear. He is awesome. Ano yung holy fear na pagkilala sa kalagayan ng Diyos? Kasi, di ba, pagka pinupuri natin ng Panginoon, oftentimes naririnig natin, ibinibigay natin yung pinakamataas na papuri sa ating Diyos. Kasi iyon ang kalagayan niya. Kung ganun ang kalagayan ng Diyos, ano kalagayan natin? Meron ba tayong maipagmamalaki sa Diyos? Sa mataas na kalagayan niya? At sa kababaan ng kalagayan natin? Wala. So, wala tayong dapat gawin, kundi sa pagkilala natin sa Diyos, magpakumbaba tayo, maging humble tayo sa kanyang harapan. At kung ganon ang ating damdamin, meron tayong humility sa ating puso, sa pagharap natin sa Diyos, no? Iyon yung takot natin, iyon yung banal na pagkatakot sa Diyos, eh. No, okay. Kumbaga parang sa mataas na lugar niya, sa mababang lugar natin, matatakot tayong gumawa ng hindi bagay na karapat-dapat sa harapan niya. Iyon yung holy fear. Okay? Ngayon, reverence for God's majesty. Natatandaan niyo ba yung song na Majesty? Nakalimot ako. Worship His Majesty.
Kasi ganun talaga ang Diyos eh. Yung kanya kalagayan. Remember, remember. Kahit anong sitwasyon natin, kahit anong kalagayan natin, ang kalagayan natin maaaring magbago. Pero ang kalagayan ng Diyos, kung gaano siya ka-majesty, noon hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Kaya, let's remain humble doon sa kanyang harapan. At because of that humility, mararamdaman din natin yung kagalakan, no? Kagalakan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kasi pagka kinilala natin yung kataas-taasang kalagayan ng Diyos, nagpakumbaba tayo sa harap niya, hindi maaaring din natin maranasan eh yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun nga ang pag-ibig niya ang nagpapaging humble tayo. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kahabagan. Imagine, napakababa natin pero mahal tayo ng Diyos, kinahahabagan tayo ng Diyos doon sa kanyang kataas-taasang lugar. I don't know kung nagegets nyo yung aking gustong sabihin. Pero I want you to remember that. Na ang ating Diyos, siya ang nasa pinakamataas na luklukan, na kalagayan, na hindi mababago. At yung Diyos na yon, kailangan ay meron tayong banal na pagkatakot sa Kanya. Okay. Yung susunod doon, we must tremble in sin and triumph in God. Ano ba ibig sabihin ng yung tremble? Hindi lang ito basta takot eh. Pagka sinabing tremble, yung nanginginig ka sa takot, no? Hindi yung basta takot lang. Kailangan yung maramdaman mo yung nanginginig ka sa takot. Yung takot na takot ka. Saan tayo manginginig sa takot? Sa Diyos ba? Ang takot natin sa Diyos, holy. Pero yung minimension dito na takot ay yung takot sa sumpa ng kasalanan. Hindi na ito sa atin, hindi na ito bago sa atin, no? Bago tayo nakarating dito sa kalagayan natin, nalaman muna natin kung ano ang sumpa ng kasalanan, no? Meron pa ba sa inyong hindi nakakaalam kung ano ang sumpa ng kasalanan? Kasi lahat tayo nagkasala eh. Diba? For all have sinned and come short of the glory of God. At dahil doon, yung sumpa ng kasalanan ay dapat natin katukutan. Kasi yun yung kamatayan eh. Kamatayan hindi ng ating katawang lupa. Kamatayan ng ating kaluluwa. Kasi itong ating katawang lupa, we all know that already, no? Tirahan lang ito eh. Tirahan ng ating kaluluwa. Pag ang kaluluwa natin umalis na, wala nang kwenta itong katawan na to, no? Kasi later on, maaano na siya, maaagnas na. Okay? So, nagbibigay ng buhay sa ating katawan ay yung kaluluwa. Ang sumpa ng kasalanan, yung kaluluwa natin, mapapahamak. Saan mapapahamak? Saan mapupunta yon? Sa dagat-dagatang apoy. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Imagine, dagat-dagatang apoy. Yun ang sumpa. Remember that. Huwag niyong kakalimutan. Kaya minsan, nalilibang tayo eh. Nakakalimutan natin na yung mga kasalanang ginagawa natin, maaaring magdulot ng walang hanggang kampahamakan ng ating kaluluwa. Always remember that. Alam na natin yan lahat. Kung kinatatakutan natin itong sumpa ng kasalanan, hindi tayo kumbaga deliberately na gagawa ng kasalanan, no? Kasi takot tayo doon sa sa sumpa ng kasalanan eh.
Pero kung merong sumpa, no, kung merong curse ang sin, meron namang binigay na solusyon ang ating Panginoon. Okay? If we humble ourselves sa harap ng Diyos, pwede tayong alisin dun sa sumpa ng kasalanan eh. We all know that. Dahil alam natin, pag tayo ay nagpakumbaba, kinilala natin na ang Panginoong Jesus ay namatay dun sa krus. Dahil sa ating kasalanan, makakalaya tayo sa sumpang yon. Hindi na natin kailangang manginig sa takot doon sa sumpa ng kasalanan kasi nagbigay ng solusyon ang ating Diyos at yung solusyon niya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa ng kagalakan. We must have a jealousy of ourselves and a grateful sense of God's grace in us. Grace po yun. Baka nagkamali lamang po ako ng ano ng pagsulat kaya yun ang nakopya. Okay? The deceitfulness of human heart. Madaya ang puso ng tao. Naniniwala ba kayo doon? Madaya ang puso ng tao? Kasi, pag sinunod natin ang ating puso, it is possible na magkamali tayo sa ating mga ginagawa, sa ating mga desisyon. Dahil iyan ang katotohanan. Madaya ang puso ng tao. Okay. Example, di ba? Mga kabataan, makinig kayo. Ito na naman ako, ha? Sinisingle out ko na naman yung mga kabataan. Pag sa pagpili ng inyong liligawan o sasagutin at ginamit nyo ang inyong puso, most probably ay magkamali kayo. Take note and remember this. Deceitful ang puso ng tao. Okay? Marami na tayong stories na narinig na merong sinunod ang kanilang mga damdamin. Sinunod yung kanilang puso and later on, pinagsisihan nila. Sabihin, oy mga kabataan ha, makinig kayo mabuti para to sa inyo, para hindi kayo magkamali. Huwag niyong paiiralin ang puso ninyo kung kayo ay merong inaayang-ayang. Alam niyo ba yung term na yun? Ayang-ayang. Panampani ng kabataan ng bata ako, oy ayang-ayang mo yan ha. Ibig sabihin, meron ka ng tinitingnan na pupusuan. Alam niyo yung kwento ni Pastor Papa, na-remember niyo ba yun? Natatandaan niyo ba yun? Ito ay tunay na nangyari kasi si Mama Connie, yung may kaibigan siya, best friend siya, si Sister Marina, ewan ko kung inabot din ninyo yun. Ito ay mayroong anak, no? Nag-aaral sa Bible school. Alam niyo naman sa Bible school, may nanligaw, nagustuhan sa madaling salita, pero wala sa panahon eh, no? Wala sa panahon. Pero umiral yung puso. Pinaghihiwalay, parang si Romeo at Juliet sila eh. Pinaghihiwalay, ayaw. Alam ba ninyo ang sabi eh? Hindi ako mabubuhay kung wala siya. My goodness, sarap batukan, no? Hindi mabubuhay kung wala siya. Oy, nako, my gosh. Huwag niyo ipaparinig sa akin yan, ha?
May mga ganun eh. Kasi puso ang umiiral. Ay di sa madaling salita, sinunod ang puso. Nagtanan. Kasi nga hindi mabubuhay. Nang walang isa't isa, nagtanan. And then, after a few years, nagkahiwalay na. No? Wala nang ginawa kundi magbangayan. O kasi sinunod ang puso. Madaya kasi ang puso eh. Kasi pag puso ang pinairal natin, parang nabubulagan tayo sa ibang bagay. Meron akong kaibigan, ang gandang babae, anak ng artista. Tinanong ko siya, ano ba nagustuhan mo dyan sa husband mo? Matangkad. Oh, matangkad. Okay. Ang taas naman ng kanyang ano, no? Ang kanyang criteria. Oh, sa madaling salita, oh, mayaman pa to ha, anak ng artista, maganda. Siyempre, kinuha yung jeans ng magulang. Bakit pa naging artista kung di maganda, no? Maganda, magandang babae. Mayaman, siyempre. Itong naging asawa, eh, ordinary lang. Pero, basketball player. So, matangkad. So, yun ang sagot niya sa akin. Kaya, ayun, matangkad. Umira lang puso, hindi isip, ano? Umira lang puso. Pupunta sa amin, alam ba ninyo, naka-shade siya. Pag tinanggal niya yung shades, may black eye sa mata, ang laki. Pinaira lang puso eh, kasi madaya ang puso. Pero hindi ko naman din sinasabi na yung utak ang gamitin. Kasi naman, yung mga mautak naman, di ba? Oh, okay lang. Kahit hindi ko mahal, basta mayaman siya, matanda, madaling mamatay. Okay na sa akin yun. Pero hindi tama yun eh. No? Kaya sa madaling salita, ito tandaan nyo mga kabataan. Kahit na din yung mga matatanda, huwag natin paiiralan palagi ang ating puso kasi madaya yan eh. Another example, wala namang kinalaman doon sa ano ha. Sa relationship. Mga kabataan, na hindi ako nagsasalita ng walang kabuluhan. Sinasabi ko ito para maiwasan ninyo. No? Yung mga pagkakamali noon ay huwag nang maulit para maging maganda ang inyong kalagayan. Ayun, halimbawa naman, ang isang magulang, iyan din, maraming magulang ang guilty dito eh. Yung puso ang pinapairal. Hindi lang magulang, pati mga lola. Sama ko ron. Alam nyo, example ko lang, ano, kasi alam nyo yung mga apo ko, mahal na mahal ko sila. At doon sa tatlong apo ko, may dalawang, ano eh, may kondisyon. Alam nyo, may special needs. Si Cam at si Sawyer, kung di pa ninyo nalalaman, may special needs yung aking dalawang apo na yun. Mahal na mahal ko sila. Kaya pag ako, halimbawa, nagpunta ng supermarket o kung sa mall, pupunta ako sa tindahan ng mga candies, chocolates, no? Ay, ito gusto to ni, ano, ni ganyan, ka, sa madaling salita, bili, no? Mga candy, lalo na. Lalo na yung mga gummy, di ba? May nakakatuwa yun, may mga shape-shape yun. Pero puro sugar yun. Bawal sa kanila yun eh. Kasi nagiging hyper sila. Hyper. Kaya pagdating sa bahay, bukas agad ng fridge yun, no? Makikita na yung mga binili ko. Tuwan-tuwa naman ako kasi gustong gusto nila. Pero, hindi dapat. Kasi nagiging hyper nga sila. To the point na magdamag na ang lumilipas, hindi pa sila natutulog. O, gising pa sila dahil doon sa sugar na na-intake nila. So, mahal ko sila eh. Pwede ko ba ikatuwiran yon? Kung mahal ko sila, kung ano yung mabuti, iyon ang iisipin ko para sa kanila. Sabi nga ni Chippy sa akin, Mami, wag na tayong bibili ng mga candy para doon sa mga bata. Kasi ganun ang resulta ng sugar sa kanila. Ako naman sabi ko, parang broken-hearted ako.
Oo nga, sige, hindi na tayo bibili ng candy. Pero malungkot ako. Di ba yun? Deceitful. Kung mahal ko ang aking mga apo, yung iisipin ko kung ano ang mabuti para sa kanila. Pero wag tayong madaya ng ating puso. Let's not, sabi nga ng message si Sister Mafe last Sunday, let's not follow our hearts. Let's follow the Lord. Kung sinusunod natin ng Diyos, magkakamali ba tayo? Alam natin kung ano ang salita ng Diyos, kung ano sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya it is very important na binabasa natin ang salita ng Diyos. No? Nakikinig tayong mabuti sa mga sinasabi ng mga nangangaral. Kasi kami dito, volunteer ba kami? Pastor Felix, ako magme-message sa darating na linggo. Kung maaari nga, wag eh. No? Kasi nakakakaba nga eh. Pero, kung wala tayong ganitong opportunity, let's listen. Kasi yung salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin, para sa atin yun eh. No? Para sa atin. And at the same time, yung nagdadala ng message, natututo din siya. Kasi napipilitan siyang mag-aral eh. Napipilitan siyang magbasa. So it is very important. Kung gusto natin sumusunod tayo sa Diyos, it is important na alam natin ang salita ng Diyos, binabasa natin, pinagbubulay-bulayan natin, pinapakinggan natin. At kung sinusunod natin ng Diyos, andun palagi yung pag-asa, no? Andun yung pag-asa kasi malalaman natin kung gaano kadakila ang ating Diyos. Remember this, ha? Do not follow your heart. Follow God. Siya lamang ang sundin natin, hindi ang ating mga sarili. Because when we follow God, we can never go wrong. Hindi tayo magkakamali kailanman pag Diyos ang sinusunod natin. Kaya, mga kapatid, sunod lang tayo kung ano pinapagawa ng Diyos. Sunod lang tayo kahit mahirap. No? Kahit labag sa kalooban natin. Ayoko niyan, Lord. Hindi ko gusto yan. Pero sabi ni Lord, ito ang gusto ko. Kasi pag ginawa mo to, mas mabuti ang magiging kalagayan or sitwasyon mo. Kaya let's follow God. Nothing else. Hindi ko sinasabi na our heart is deceitful. Therefore, let's use our mind. Hindi eh. Kailangan may balanse din dun eh. May tinanong ang isang binata. Ikaw, ano gagamitin pag ikaw ay nagmahal? Ano gagamitin mo? Puso o isip? Ang sagot ng binata, pareho. Pero ang sagot ko, sa Diyos ka sumunod at hindi ka magkakamali. Okay? Maliwanag naman yun, di ba? Maliwanag yun. Meron na ba kayong instance na sinunod nyo ang Diyos at pinagsisihan nyo kung bakit sinunod nyo ang Diyos? Hindi, di ba? Marami tayong pagsisisi sa pagsunod natin sa ating mga sarili. Sa ating mga sariling kagustuhan. Ako po ay experience ko po yan. Oftentimes noon, sinusunod ko kung ano gusto ko. And later on, nagsisisi ako. Meron akong pagsisisi. At mihingi ako ng tawad sa Diyos doon sa mga pagkakamaling nagawa ko. Kasi alam nyo, mga kapatid, although, kunyari, may ginawa kayong pagkakamali, no? Although humingi kayo ng tawad sa Diyos, pinatawad kayo, pero yung circumstances, no? Nung mga nagawa niyong pagkakamali, you will still experience it. Hanggang sa makalagpas kayo doon, okay? Na punta na tayo sa letter D. We must keep a constant caution over our ways and a constant confidence in the will of God. So, gaya ng sabi ko sa inyo, alam na natin to halos, nagre-review na lang tayo. No? Binabalikan na lamang natin kasi
oftentimes, nakakalimutan natin eh. Kaya nakakagawa na naman tayo ng the same mistake. Okay, eto, recognize natin yung ating mga kahinaan. May makakatayo ba dito at sasabihin niyang, malakas ako. Physically, oo, pwede yun. Maaaring niyong sabihin, malakas kayo. Lalo na kung nag-physical fitness kayo. Pero, meron tayong mga kahinaan na walang kinalaman sa ating mga katawan eh. No? Meron tayong mga kahinaan na may kinalaman sa ating mga pag-uugali, sa ating mga practices, sa ating mga gawi sa buhay. Ngayon, kung na-identify natin kung ano yung ating mga kahinaan, important yun eh. Ha? Important na alam natin kung saan tayo mahina, kung ano ang kahinaan natin. At kung alam natin yung ating kahinaan, ano ba usually ang kahinaan ng isang tao? Yung kaiklian ng pasensya, di ba? Yung pagiging impatient. Yan, karaniwan niyang kahinaan ng isang tao. Kahit sa mga mananampalataya eh. No? Diyan tayo binabago ng Diyos. Ako ay, pwede ko ba sabihin na I was? Pwede na siguro. Kasi tanda akong to, hindi pa ako matuto sa pagtuturo ng Panginoon. I was very impatient. Pag ako may sinabi sa iyo na hindi mo nakuha kaagad, mainit na ulo ko, no? Masisinghalan na kita, ganun ako. Dati, pag may hinihintay ako at hindi dumating doon sa takdang oras, aalis ako. Pag may hinihintay ako na paparating, hindi dumadating, nagrarant ako, ano ba yan? Tagal-tagal naman, dumating kanina pa ako rito, etc., etc. So alam ko yung weakness ko na yun. So kung ma-identify natin ang ating mga kahinaan, maaari tayo maging humble enough na tanggapin natin ito sa Panginoon. Panginoon, ito po ang aking kahinaan. Gusto ko po itong mapagtagumpayan. Tulungan mo ko. Doing that, pinapakita mo yung pagpapakumbaba mo sa harap ng Diyos. No? Hindi yung magmamatigas ka, mangangatuwiran ka sa mga kahinaan mo. So, identify natin, ano ba ang aking mga kahinaan? Ano pa ba yung mga nagagawa ko na hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos? Ano pa ba? Pag na-identify natin ang bagay na yun, halimbawa, impatient ka, mapagmataas ka, no? Mayabang ka, tinataas mo yung sarili mo. Pag na-identify natin yun, madali natin itong mailalapit sa Panginoon, maihingi ng tulong, no? Kasi kaya ba natin baguhin ang ating mga sarili? Oftentimes, di ba, kahit nga sa pagkain na lang eh, hindi na ako kakain ng ganito. Merong ang kahinaan pagkain. Kahinaan pagkain. Diba? Parang, sarap kumain eh, bakit ba? Pero, minsan sabihin natin, hindi bale, magda-diet na ako. Kailan yun? Ha? Sasabihin nyo, hindi bale kasi, ano ngayon December, month ng kainan to, may reunion, Christmas party, may New Year pa. Sa isang taon na lang, pagdating ng isang taon, then next month na lang magda-diet. Hanggang sa taba na ng taba sa kada diet, sa bibig. may share lang ako sa inyo, no? Natatawa ako. Kasi kung kilala niyo si Flor, yung kapatid ko,
naka-attend na dito yun eh, silang mag-asawa. Sumunod siya sa akin. Alam niyo, itong kapatid ko na to, mas mataas siya sa akin. At mas malaki siya sa akin. Kung natatabaan kayo sa akin, mas mataba siya. Ayan. Tuwing magkakausap kami, like, last time nagkausap kami, sabi niya, nalulungkot ako, ate. Akala ko kung ano nangyari, no? Kasi ganun eh. Nalulungkot ako eh. Sabi ko, bakit? Eh, kasi yung mga damit ko, nag-shrink lahat. Ayaw nang kumasya sa akin. Actually, hindi naman nag-shrink. Siya lumaki, kaya hindi. Sabi ko, buti na lang, ano, nagda-diet ka. Oo nga eh, ba't kaya ganun? Alam niyo yun, nako, diet ng diet yun, may treadmill yun. Pero, pag eto na pagkain, ano? Eto na pagkain, halimbawa, yung pandesal. Masarap yung pandesal. Isa lang daw kakainin niya. Kain siya isa. Nasarapan, naging tatlo. Ganun ba? So, sa madali yung salita, kahit sa ganung bagay, no, kahinaan yun eh. Kahit sa ganung bagay, kailangan natin ang tulong ng Diyos at dapat natin kilalanin, Lord, hindi ko po kayang mag-diet. Tulungan mo po ako. Pwede naman yun, di ba? Namimili ba ang Diyos ng kanyang tutugunin pag kami inilapit tayo? Hindi eh. Ang sabihin na, oo nga, sabihin ni Lord siguro, oo nga, di mo nga kaya mag-diet kasi pataba ka ng pataba. Sige, tutulungan kita. No. Kahit sa mga ganung bagay, tumutugon ang Panginoon. And then, pagka na-recognize na natin kung ano yung mga kahinaan natin, ipresent natin sa Lord. Lord, eto po ang aking mga kahinaan. Ano ang mangyayari? Nagkakaroon tayo ng pag-asa, no? Nagkakaroon tayo ng pag-asa. At dahil ang Diyos ay mahabagin, tutulungan niya tayo na ma-overcome whatever weaknesses we have. No? Kasi ang Diyos ay ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. And nothing is impossible with Him. And ang mabuti rin sa ating Panginoon, ang kabutihan sa Panginoon, maliit o malaking bagay na inilalapit natin sa Kanya na mayroong kapakumbabaan, no? Eh, hindi niya ini-ignore. Hindi namimili ang Diyos ng Kanyang sasagutin. Anything, everything, maaari nating ihingi ng tulong sa ating Panginoon. And we have experienced that. Diba? Na-experience natin yan. Tayong lahat. Minsan nagtataka pa tayo eh. Pero iyon ay katugunan ng Diyos sa atin. Yun nga pala, let us always remember. Ang pangako ng Diyos sa atin, I will be with you until the end of the world. Para lang ba ito sa certain group of persons? Hindi. I will be with you sa lahat, para ito sa lahat ng ating mga anak. May mga pangyayari sa ating buhay. Na yung share ni Pastor Roger kanina, yung para siyang binabangungot, no? And doon tayo sa kalagayan na parang akala natin, parang halos bibigay na tayo, sabi nga niya. Pero kaya tayong alisin ng Diyos doon sa mga ganong sitwasyon. Kaya tayong alisin ng Diyos doon sa mga maiigting. Naks, Tagalog, naintindihan niyo ba yun? Maiigting. Sister Leti, naintindihan mo yung maiigting? Kumagay, matindi. Matinding mga pangyayari sa ating buhay. Siguro lahat tayo naka-experience niyan. Matitinding mga pangyayari sa buhay natin. Pero sa kabutihan ng Diyos, no? Ipinadadama niya sa atin na siya lamang ang ating tanging pag-asa. At inaalis niya tayo doon sa ganung kalagayan.
At saka isa pa, alam nyo, pagka naka-experience tayo ng mga matitinding mga problema, mga pagsubok, at alam natin na tanging ang Diyos lamang ang nakapag-alis sa atin doon sa kalagayang yun, nakakaroon tayo ng ipapatotoo natin sa ibang tao patungkol sa kabutihan ng Diyos. Di po ba? Ako nga, paulit-ulit ako. Kasi pagka naranasan nyo yung naranasan ko, maiintindihan nyo ko, pero ayoko na maranasan ninyo yung pinagdaanan ko. Pero doon sa maigting na kalagayan kong yun, no? Imagine, nasa ICU ako, namatay pa yung mahal kong asawa. Ang anak ko nasa bahay, may COVID. Madali lang ba yun? Maigting yung mga pangyayaring yun. Wala akong magawa. No, wala akong magawa. Pero salamat sa Diyos. Inalis niya ako doon sa ganung kalagayan. In two months, ha? Take note. Walang kalakas-lakas ang legs ko. In 2 months, I was able to walk. Dahil, baka parang inalis ako sa, ng Diyos sa ganung kalagayan. Kinumpleto niya yung ginagawa niya sa buhay ko. Kasi marami akong nadidinig na naka-experience, nang na-experience ko. Aba, 6 months na, hindi pa man lang nakakalakad. At hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin lumakad. Di ba, napakabuti ng ating Panginoon. Tayong mga anak, lahat tayo, ha? Kung sinasabi niyo na anak kayo ng Diyos, no? Palagay ko naman, no? Yun ang sinasabi niyo. Anak kayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Anumang maiigting na sitwasyon ang pinagdaraanan natin, gaano mang kasakit, gaano mang kalaking problema, kaya ng Diyos na alisin tayo doon sa ganong sitwasyon. Kaya tayong itawid ng Diyos sa kabilang sa kabilang way. Para ayusin ang ating kalagayan. Mamaya magbibigay ako ng exam, ha? Ang hindi makasagot, tatayo sa corner. Ne, biro lang po. Pag kayo nakita kong aantok-antok dyan, tatawagin ko kayo, sinasabi ko sa inyo. ang pag-asa, ang kahinaan ng tao, na-discuss natin, ang pag-asa ng tao ay tanging sa Diyos lamang. We all know that. And let's go to letter E. We must have a holy fear lest we come short and a good hope that through grace we will persevere. Okay? Ito, na-mention ko na to about our unworthiness. Meron ba makakapagsabi sa inyo dito? Lord, karapat dapat ako sa iyo. Kaya ako ay nakakatanggap ng favors from you. Ako talagang, sinasabi ko talaga sa Panginoon, every time na magpe-pray ako, ito ay sinishare ko sa inyo kasi ito ay ginagawa ko talaga sa buhay ko. Pag nananalangin ako, nire-recognize ko yung unworthiness ko sa harap ng Diyos. At dahil doon, na-amaze ako sa ginagawa ng Diyos sa akin. Imagine, hindi ako karapat-dapat. Pero ito ang mga ginagawa ng Diyos sa akin. Ito ang mga favors na ibinibigay ng Diyos sa akin. Ito ang opportunities na ibinibigay ng Diyos sa akin. Ibig bang sabihin, karapat-dapat ako? No! Sabi ko lagi, Lord, hindi ako karapat-dapat. Pero ikaw ay Diyos na mabuti. Diyos na tapat. Diyos na maibigin. Diyos na mahabagin. Kaya although I am not worthy, I am enjoying your favors. And thank you, Lord. Thank you. Kaya ito lang ang maari ko. Ito lang, ha. Hindi ko nilalang itong pagtayo dito. Ito ang maaaring gawin ko para sa iyo, pagpapakita ng aking pasasalamat.
hindi ako karapat dapat. Sabi ko, all we have, lahat ng meron kami, kaming dalawa ni Chippy, no? Kasi kaming dalawa magkasama. Pag iisa-isahin ko, Lord, thank you so much sa mga favors na binibigay mo sa amin ng aking anak. We are not worthy, we are not. Pero salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Wala tayo maaaring pagmalaki sa Diyos. No? Hindi natin maaaring sabihin, O Diyos, ang sipag ko, ha? Kaya tulungan mo ako, pag i-bless mo ako. Kasi masipag ako. Kasi tapat ako sa iyo, kaya i-bless mo ako. Kasi alam nyo, yung katapatan natin sa Diyos, hindi naman nalilingid talaga yan. Pero hindi natin yan maaaring ipagmalaki habang nandito tayo sa mundo. Maipagmamalaki lamang natin yan pag tayo ay nasa piling na ng Diyos. Halimbawa kaya, halimbawa, si Pastor Papa, lagi niya sinasabi, si Lord lang ang indispensable. Hindi niya kailanman sinabi na, Lord, dahil ganito ginagawa ko para sa iyo, kaya bine-bless mo ako. Kasi yung paglilingkod sa Panginoon, kung ginagawa natin na may kapakumbabaan sa ating puso, no? Kung laging ang Diyos ang nire-recognize natin, even without asking, ibibigay niya sa atin yun. No? Ibibigay niya sa atin yun. Dahil ba't tapat tayo or maipagmamalaki ba natin ang ating katapatan? Maaaring tapat tayo ngayon. Oo. Pero hindi natin masasabi na isang araw, magkukulang tayo sa Diyos. Pero kailangan talaga, kailangan consistent tayo, consistent. Pero hindi pa rin natin maipagmamalaki sa Diyos yun. Mahalaga na consistent tayo sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod. Dahil doon, yung favor ng Diyos, ibinibigay na rin niya sa atin. Pero hindi natin yun pwedeng ipagmalaki sa Diyos na we deserve yung mga favors na binibigay niya. Gusto niya ibigay yun sa atin, di ba? Ganun lang naman eh. Magtapat ka sa Diyos na mayroong kapakumbabaan sa iyong puso na hindi mo pinagmamalaki. Na hindi mo pinagmamalaki yung iyong ginawa. Na iniisip mo na ginagawa mo to dahil mabuti ang Diyos. Hindi dahil sa magaling ako or what. At kung ganun ang ating kaisipan, kung consistent tayo, kung consistent tayo, ay hindi nalilingid yon sa paningin ng Diyos. Asa na, we are unworthy. Alam nating lahat to. Ang Diyos ay tapat. Na? Ang Diyos ay tapat. Hindi siya nagbabago kailan pa man. No, nagpapatuloy ito. Yung katapatan ng Diyos sa atin. Noon, mula noon, hanggang ngayon. Di ba may kantang ganun? Diyos, ano yun? Dakila ka, oh Diyos. Tinula eh. Oh, di ba? Noon hanggang ngayon, yung katapatan ng Diyos, hindi nagbabago. Imagine. Tayo lagi nagbabago eh. Parang ano tayo eh. Minsan, sigla-sigla paglilingkod, lalo na kung may favors na binigay si Lord. No? Excuse me. Lalo na pag may favors, pero pag eto na ang mga problema, wala na, medyo sumasablay na ang pananampalataya. Pero ang Diyos, nananatili siyang tapat. Kahit hindi tayo tapat,
tapat siya sa atin. Iyon ang tandaan natin. Iyon ang panghawakan natin. Yung katapatan ng Diyos. At dahil doon, nagkakaroon tayo ng pag-asa. At lalo natin kinikilala ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pagiging awesome. We have an awesome God. And praise God, dahil naranasan natin lahat ito. Masasabi natin lahat that we are serving an amazing and awesome God. At dahil doon, doon sa katotohanan na tapat ang ating Diyos, kahit anong mangyari, makakapagpatuloy tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Kasi yung mga sitwasyon natin, nakikita ng Diyos yan eh. No? At hindi niya tayo pababayaan. Makakapagpatuloy tayo sa ating pananampalataya dahil sa katapatan ng Diyos. Diba? Sabing ganun, hindi pababayaan ng Diyos. Sa Hebrews 10:23, hindi pababayaan ng Diyos yung kanyang katapatan. Lalo nga niyang perfection eh, yung katapatan niya sa atin eh. Sabi sa Hebrews 10:23, He is faithful who promised. Maraming pangako ang Diyos sa atin na hindi napapako, no? Tao, pagka nangako, napapako. Hanggang pangako lang. May nakita ko naghihikab dyan, ha? Joke lang po. Madali, sandali na lang. Ano nang tayo? Yan. Ito. There must be a balanced hope and fear concerning our temporal life. Pag sinabing temporal, ito yung buhay natin dito sa mundo, no? Pangsamantala. Okay. Ito ay pagbabalik-aral lang natin. Madalas naririnig natin na lahat ng bagay dito sa mundo ay lumilipas, no? Teka muna. Wag muna. Hindi muna doon. Let's punta tayo sa number one. There must be a balanced hope and fear concerning our temporal life. Yung buhay natin dito sa lupa yan. Una, recognize natin yun sa panahon ng ating prosperity. So, naintindihan natin yung prosperity, di ba? Yung kasaganaan. Magkaroon tayo ng balansing takot at pag-asa sa Diyos sa panahon ng ating mga kasaganaan. Okay? Under that ay kailangan i-recognize natin ang pinakamataas na kapangyarihan ng divine providence. Yung mga pangangailangan doon sa pagpapagawa ng chapel sa Sariaya, meron yung divine providence eh. No? May divine providence doon. Yung salitang providence, baguhin natin ng pagbigkas doon. Providence, di ba? Providence. Doon galing yung salitang providence. We have experienced this. Itong divine providence, yung mga bagay na hindi natin kayang i-provide, pinoprovide ng Diyos, minsan hindi natin alam kung sa papaanong pamamaraan, no?
Basta matatanggap na lang natin na ibinigay ng Diyos kung ano yung ating kailangan. And that is divine providence. So, dapat natin kilalanin yun. No, kasi, paulit-ulit, alam natin na ang Diyos, ang siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Kahit anong pangangailangan natin, kaya niyang i-provide. Miraculously. No? Kasi, and dun yung ano eh, yung, ano ba Tagalog ng divine? Divina? Si Divina Valencia. Basta alam natin kung ano yung divine. No? Hindi ito yung parang karaniwan sa tao. Ito'y galing lamang sa Diyos. Have you experienced yung ano, yung kumbaga, wala kang hawak na pera? No? Meron kang ang daming mga pangangailangan, ang daming bayarin, na nalangin ka, lumapit ka sa Diyos, then biglang-bigla may dumating na tulong. Divine providence ng Diyos yun eh. May I share you this experience? Na-share ko na to dati pa. Pero amazing talaga. Talagang ginawa ng Diyos. No, alam niyo si Chippy, kung di nyo kilala yung, or di nyo alam pinagdaanan ng aking anak. Siya ay nagkaroon ng hyperthyroidism, no? Mabigat. Mabigat na karamdaman yun. Namayat, hindi makakain, kung saan-saan hospital dinala. Halos naubos yung pera. Kung may pera man kami nung time na yun, halos naubos. Kaya parang may pangailangan kami para sa kanya. Parang hahanapin mo pa kung saan man gagaling. There was a time na kailangan ni Chippy. Inalis ko siya sa ano eh, mga chemicals na gamot. Kasi ang sama ng side effect eh. Hindi na ako kilala. Ikaw ba mami ko? Asan ang mami ko? Ano ba apelyido natin? Gutierrez ba o Gonzales? Wow! Yung apelyido ng mga mayayaman. Sabi ko, hindi. Ganon epekto ng gamot sa kanya. Eh, wala laman yung tiyan. Hindi makakain. Pag kumain, throw up. Nakaupo siya, biglang, nimita, malala. There was a time na, Lord, sabi ko, Lord, inilipat ko siya sa mga airball. Alam niyo yung karika, kung alam niyo yung karika, nagtitinda sila ng mga herbal supplements, nilipat ko si Chippy. Mga VCO, mga spirulina, yung mga ganun ba? Without consulting hair doctors. Ayoko na. Baka papalitan lang yung gamot, tapos ganun din ang epekto. Ay di, ang mamahal, yun lang problema. Mahal yung mga organic na mga herbal na yun. So ito, dumating yung time, naubos na. Sabi ko, Lord, nakikipag-usap ako sa Diyos. Lord, wala na po akong pambili ng mga kailangan ni Chippy. Kailangan ko po ng pera. Thank you, Lord. Ganun kasimple, ha? Hindi na ako Lord, wala nang ganun. Walang ganun. Simpleng prayer lang. Alam nyo, naku talaga, God is awesome. He is amazing. Pag-amen na pag-amen ko, nag-ring yung phone namin. Ito yung kapatid ko. Ate, ito, kunin mo tong mga numbers na to. Kaya, yung kaibigan niya, best friend niya, hindi galing sa kapatid ko. Sa kaibigan pa niya galing. Although naman yung kapatid ko, lagi naman din nagbibigay. Pero ito, sa pagkakataon na to, yung kaibigan niya na nakwentuhan lamang niya ng kalagayan ng anak ko, nagpadala ng pera, ng dollars. Ha? Nung time na yun, mababa pa dollars. Pero malaki. Malaki yung ipinadala niyang halaga. Ay sabi ko, kausap ko yung kapatid ko, umiiyak ako. Hallelujah, praise the Lord. Imagine,
Pagkatapos ng amen, eto ka agad. Ganun ang ating Diyos. Ha? Yun, divine providence yun. Kaya huwag na huwag ninyong pagdududahan ang ating Diyos pagtungkol sa bagay na yan. Kung ang panalangin nyo, Lord, wala po akong perang pambili ng malaking TV or whatever. Nako, ewan ko sa inyo. O kayo hihingi naman ng ganun kay Lord. Although pwede naman niya ibigay kung kalooban niya, di ba? O ayun, so malapit na oh. Ilang oras na? Ah, okay, next. Kilalanin ang mga bagay na walang kabuluhan sa mundong ito. Yung vanity yun eh. Vanities, tinignan ko sa Tagalog translation, walang kabuluhan. Mahilig ang mga tao sa mga walang kabuluhan. Maliwanag naman yun, ano, yung walang kabuluhan. Naintindihan naman ninyo kung ano yung walang kabuluhan. Dapat alam natin yung mga bagay na walang kabuluhan. Huwag nating pag-aksayahan yun. Kasi sayang lamang. Sayang ang pera, sayang ang panahon. Maraming sayang sa walang kabuluhan. Wala kang kabuluhan eh. Bakit hindi masasayang? Okay? So hindi ko na yun explain further. We all understand what that means, ano? So pag wala, alam natin ang yung mga bagay na walang kabuluhan, huwag nating pag-aksayahan ng panahon. Halimbawa, yung chismis, makabuluhan ba yan? Na huwag tayong mag-aksaya ng panahon sa mga chismisan na usually ay mga salin-salin na lamang yan, no? Mga hearsay. Huwag nating bigyan ng kahulugan or rather ng panahon ang mga bagay na yan. So, the next one is we are undeserving. Yes, we all know that already. Na we are undeserving. Yung mga favors, yung mga blessings ni Lord, we don't deserve them. And yet, the Lord continues to give them to us. Kahit na ganun ang ating kalagayan. Remember this. Yung grace ng Lord, hindi pasumpong-sumpong. No? Ano ba ibig sabihin ng grace? Tayo, we are enjoying the grace of God. Ano ibig sabihin ng grace? Unmerited favor from God. No, kumbaga, wala tayong ginawa para tanggapin ang isang magandang bagay. Iyon ang grace, no? At remember this, the grace of God is unending. I hope matandaan ninyo itong mga bagay na ito. Kasi sa pang-araw-araw na buhay natin, kailangan nating mag-guide nitong mga bagay na ito, nitong mga katotohanan ito. Okay, next one. Well, hindi tayo ignorant sa mga kaguluhang nangyayari sa mundo, di ba? No? Yung mga kaguluhan, yung mga changes, ito palagi ito eh. Yung kaguluhan, may matatapos na isa, may papalit. Diba? Ganun parang, hay salamat, natapos din ang gulo. Pero wag ka ito maya-maya, meron na naman panibago. Kahit naman nasa problema. Umaga, meron kayong matinding problema. Naayos, sa tulong ng Panginoon din naman. Ay, salamat. Tapos na ang problema ko. Pero wag, ito na naman. May parating na naman. Kasi, hindi natatapos yon yung kaguluhan sa mundo. Palalangan ng palala eh. No? Yung mga pagbabago, natatapos ba? Hindi. Patuloy na patuloy yung mga changes. Sometimes, hirap tayo dun sa mga pagbabagong dumadating sa atin. Hindi ko na iisa-isahin. Nang nag-pandemic, napakalaki ng pagbabagong nangyari sa atin.
Pero, knowing that, we also know na meron tayong Diyos, no? Na maari nating lapitan, ah, para tayo tulungan doon sa mga dinadaanan namin, nating mga troubles, sa dinadaanan nating mga changes. Ako personally ayoko ng changes eh. No. Parang nadidiscourage ako sa mga pagbabago. But then, kailangan matutunan mong tanggapin yung mga pagbabago sa buhay with open arms. Kasi otherwise, malulungkot ka, manlulumo ka. I guess, dito ko tatapusin yung aking message, Brother JM. Dito, in seasons of distress, ano ba yung distress? Distress ba? Hindi desquatro. Distress eh. Tres kasi. Corny, no? Sa panahon ng distress, Lord help me. Ganun lang kasimple. Kahit gaano pa yung distress na yan. Simple lang, but with humility, ano, and recognizing the goodness, the faithfulness of God. Hindi na kailangan yung mga bonggang salita, no? Hindi na kailangan yung, kumbaga parang, kailangan nag-iiyak pa tayo or what. Just a simple, sincere prayer with humility sa panahon ng distress. Lord, help me. Ganun lang kasimple, no? At ipagkakaloob ng Diyos ng walang pag-aatubili yung tulong na hinihingi natin sa Kanya. Okay? At dun, dapat din nating ma-recognize yung imminent death. Hanggang hindi pa dumadating ang pagbabalik, or rather, hindi pa dumadating ang ating Panginoon, yung death, siguradong mararanasan niya ng mga tao. Minsan, hindi ina-expect, di ba? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos. Lord, pwede ba? Matanda na ako, or rather, pag sabihin natin, pag 70 na ako, kunin mo na ako. O kaya, Lord, pag 100 na ako, tsaka mo ako kunin. Hindi natin, yoko maging 100 naman, ano. Kayo na lang yan. Joke lang. Yung ba, hindi natin alam, tanging ang Diyos lamang nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin. Kahit anong preparation ang gawin natin. Meron ngang bumili ng ano, ng tawag dito, plan. Ano tawag doon sa plan na yun? Our life insurance. Hindi, kaya yung sa ano, yung sa St. Peter's, yung bumili na ng lote na pagliha. Funeral. Bumili na ng lote kung saan ililibing. Nako, kung sino-sino na namatay, hindi pa niya nagagamit yung nabili niya. Kasi akala niya siya na ang susunod na mamamatay, hindi pa pala. May iba pa. Mga ganong bagay ba? No? Tanging Diyos lamang yung nakakaalam. What is important is you are ready. Ah, kunin ka ngayon, kunin ka bukas, sa isang taon, basta handa ka. No? That when you die, diretso ka sa piling ng Diyos. Iyon po ang mahalaga. And ito po lang ang gusto kong tandaan natin. Ibigay natin yung karapat dapat na pagsamba sa ating awesome God. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Banal na takot. Kasi kung meron tayong banal na takot, iyon ang magpipigil sa atin para gumawa ng kasalanan, para gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban.
kung meron tayong banal na takot, iyon ang magdadala sa atin para pumaloob tayo, para sundin natin kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi yung ating mga sarili. At kung meron tayong takot sa Diyos, nandoon ang ating pag-asa na patuloy nating mararanasan ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kahabagan, ang kanyang mga biyaya. Never forget that. Ang grace ng Lord is unending. Ano man ang sitwasyon, magpapatuloy at magpapatuloy ito. Ito ang panghawakan natin. Yung pananampalataya natin habang lumilipas ang panahon, ano man ang sitwasyon, may paghihirap, may mga problema, may mga pains sa ating puso, patuloy lang tayo sa ating pananampalataya. And piliin natin na sumunod sa Diyos at hindi sa ating mga sariling kagustuhan. Yung ating pangsariling kagustuhan, iyon ay pagsunod sa ating madayang puso. Kaya purihin ng Panginoon, I pray and I hope na matandaan natin ang mga bagay na ito para hindi tayo lumihes doon sa kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Para sa ating lahat ito, para sa ating lahat. Kaya ikaw ay bago rito, ay luma, para sa ating lahat ito. Ang biyanan ng Diyos na hindi kumukupas para sa ating lahat. Ang katapatan ng Diyos, mararanasan nating lahat yan. Yung kanyang divine providence, mararanasan nating lahat yan. Basta magtiwala lamang tayo sa Diyos. Manatili tayo sa pananampalataya sa Kanya. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Let us all close our eyes and let's pray. Lord, tulungan mo kami. Marami po kaming kahinaan na kailangan namin mapagtagumpayan. Panginoon, iniaasa namin ang mga bagay na ito sa iyo. Ikaw lamang ang maaari naming pagtiwalaan para kung ano man ang mga kahinaang ito, mapagtagumpayan namin. Gusto namin magtagumpay, Panginoon, dahil ito ang iyong kalooban. Huwag mo nawang matagpuan na sinusunod namin ang aming mga sarili. Kundi matagpuan mo kami na ano man ang ipagawa mo, sumunod lamang po kami. Dahil alam namin na iyon ang pinakamabuti. Pinakamabuti ang nais mo para sa bawat isa sa iyong mga anak. Kaya Panginoon, patuloy naming maranasan ang iyong kamanghamanghang pagkilos, paggawa sa buhay namin, Panginoon. Maging open kami, Lord, sa makapangyarihang pagkilos mo sa buhay namin. Sa iyo lamang ang papuri, sa iyo lamang ang kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito ang aming samot na langin. Amen. Praise God.